mag-overhaul natin ng makina, mga katropa. Kakailanganin natin ng torque wrench ng malaki at torque wrench na maliit, piston ring compressor, at yung parts ng ating half engine, connecting rod, main bearing, conrod bearing, piston ring. Sa piston ring naman, meron tayong tatlong ring. Isang oil ring, second ring, tsaka first ring, or top ring. Yan, mga katropa. At susunod natin ang ting, yan, top gasket set. Head gasket, intake gasket, and exhaust gasket. Ay mga silsil niya, yan, mga o-ring. At ang ating rear crankshaft oil seal. Yan, mga katropa. Yan yung mga kakailangan din natin sa pag-assemble ng makina. Yan. Ngayon, mga katropa, assemblein na natin yung block. Bit natin to oil jet. Main bearing, cup bearing, natin ng oil. Check natin. Okay. Ang shop. Yeah.
Yan. May arrow yan sa harap. Fifteen, 20, 35, 80. Pinaka last stage 5, 90 degree. Yan, susunod natin yung pag-set ng piston. Piston ring. At ang pagtutork ng ano nya. Gumagamit tayo ng manual para hindi tayo magka-problema at nasa tamang specs tayo. Okay. Ayun, tutok natin siya ng 15 mm, 15 Newton meter. Ngayon yung pagka-style ng pagtutork mga katropa, pipit muna natin yan. Yung style ng pagtutok mga katropa, mag-umpisa ka dito ganyan. Yan. Pwede ka rin naman mag-torque dito, dito, tapos dito, 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 dito. Alternate sila, pwede rin. Pero kadalasan ginagawa ko ano lang siya, counterclockwise, clockwise, ganyan siya. So magiging ano niya, paganyan siya. 1, 2, 3, 4, 5. Parang paganyan siya, circle. Pag umpisa ka sa gitna, paluwag ng ganyan. Yan, susunod na tok natin is 20 Newton meter. Set natin ng 20. 20. Smooth siya, smooth. Yan mga katropa, smooth. Sunod ng torque natin ay 35. So ito na yung gagamitin natin kasi 35. Yan. So 35 Newton meter. Wala tayo. Same procedure mga katropa. Siya nga pala, kapag magtotor kayo, huwag nyo hahawakan ng ganyan. Hayaan nyo siyang ganyan free. Pag hinawakan nyo rito, madadagdagan siya ng load. So yung torque nyo, sosobra dahil bibigat siya.
Kaya hayaan nyo lang pre yung dulo. Yan. Next na torque natin ay 80. Yan. 80 Newton meter. Yan. Double check. Double check. Yan mga katropa. So yan, smooth siya oh. Walang sabit oh. Smooth. Okay. Sunod na torque natin ay 90 degree. So lalagyan natin ng marking sa center. Mga katropa. So paano ba natin malalaman yung 90 degree? Kapag inikot natin yan ng isang buong ikot is 360 degree. Pag ito na, itong puti, pag ito napunta rito is 180 degree. So hahatiin natin sa apat. Sa apat yan. So ayan, halimbawa yan, start ka rito hanggang dito 90, pagdating dito 180. Yan. So dinivide lang natin sa 4 para makuha natin yung 90 degree. Okay, start tayo. Yan. Yan. Nasa kalahati na yung dot. Ibig sabihin 90 degree. Kayo nang bahalang magtansya yan mga katropa. So yan. Pa. Yan. Dito sa kanina pumunta rito 90 degree. Ninety degree. Yan mga katropa. Mula dito kukunin natin yung papunta sa kalahati. So yan, magiging position ng 90 degree. Yan, smooth siya oh. Ngayon tanggalin natin yan katropa. Buburahin natin yan, yung marking na yan.
Ganyan lang yung pagsisetting ng crankshaft. Main bearing. Tsaka yung torque specs niya. So mga katropa, tuturo ko naman sa inyo yung simpleng paglagay ng piston ring. Yung gagamitin nating stand. Ayan. Ito yung piston ring niya na bago. Medyo dikit. Ito yung oil ring. Yung oil ring niya merong ano yan, merong dugtungan. Ayan. Ito yung dugtungan. So, palagay niyo muna yung oil ring. Dudugtong niyo, ayan. Dudugtong niyo. Ngayon, diba dito yung dugtungan? Lalagay nyo sa likod ngayon yan. Yan. Lalagay nyo sa pinakalikod yan. Tapos ito, kahit saan naman to, baligtaran naman yan. Yan. So, nasa likod na yung dugtungan. So, pag kinabit natin ganyan, mapupunta siya rito. Okay? Medyo malambot siya, kaya dahan-dahan lang muna tayo kasi maputol yung ring. Pag naputol yan, maghihintay na naman, kaya dapat dahan-dahan lang. Eh, medyo ay, bumukas. Yan, makapagpapalumukas. Ulit natin. Okay. Yan na, nahuli siya. So, bumukas siya. Yan, check nyo lang. Okay, nakakabit na siya mga tropa. Oil ring. Sunod natin yung second ring. Yan mga tropa. Kapag ka OEM mga katropa, yan, nakita nyo yan. Merong marking na ano, may mga mark yan. Y. Y yan. So, sa ibabaw yan. Sa ibabaw yan. Upper part yan, Y. So, yan. Gamitan ko muna ng manual. Ayan. Gamitan natin ng pillar gauge. Nakatropa. Tapos, i-push natin ganyan. Ayan. Ayan. Nakatropa. Ayan. Tandaan nyo ha, yung marking niya sa upper ha. Sa upper, lumabas itong ano, ring. So, ayan. First ring, top ring. Ayan, meron siyang marking yan, Y. Lahat ng may marking, kapag OEM may marking yan, so sa ibabaw yan, upper part. Okay na yan. Ayan, okay na siya. Ayan, tignan natin yung bearing. Natin yung bearing. Masan natin. Kailangan malinis. Okay. Ito yung Conrad bearing. Nakatropa. Yan lang, di ba? Simpleng-simple lang mga katropa. Malinis yan para pag-fit. So, ayan. So, hindi kayo pwede maligaw kasi ito yung pang-front. Front niya, front engine. At ito yung marking din niya sa piston. Ayan. Meron siyang marking sa piston. Ito, front engine. Yan yan. Yan yan mga katropa. Bit na yung piston ring. Yan, apat.
na sila, katropa. Habit na. Ganyan lang kasimple mag-set ng piston ring sa piston. Simpleng-simple lang mga katropa. Yan. So, nakakabit na rin yung bearing. Yan. A few moments later. Ito naman yung torque ng Conrad cup. Ayan, 20, 60, 90 degree. Ayan, ito naka 90 degree na siya. Nakakabit na yung mga cup ng Conrad cup. Ito, yung puti, dito nag-start yan, yung puti. Dito nag-start, tapos pinihit natin clockwise papunta rito yung pinaka 90 degree nya. Ayan. Kumbaga dito nag-umpisa yung puti, dinala ko rito ganyan, pag ganyan sya, so 80 90 degree nya. Ayan, so kaya ayan na yung ano ngayon, ikuti natin. Ayan, ganun na rin dito, nakatork na rin ng 25 newton meter una, pangalawa is 60 newton meter, pangatlo yung 90 degree. Nandito yung marking niya, nakadiretso siya mga tropa dito. Dito ako nag-ano kumuha. So pinihit ko ng clockwise. Clockwise papunta rito. So kaya ayan. Kaya ayan yung ano niya, napunta rito. So mula dito hanggang dito, yan yung 90 degrees. Pag yung isa pang 90 degrees papunta rito sa baba is 180. 90 plus 90 equals 180, yung kalahati niya 180. Pag binuo natin ng turn yan is 360. Katropa. Mga katropa, checkin natin ng manual yung compression. Nangihigup yung kamay ko mga katropa. Ganyan kalakas yung compression ng diesel. Ayan, okay na, sakit. Ano mula oh. Ganyan ako mag-check ng compression mga katropa. Dito pa lang, sa baba pa lang, na-check ko na yung compression. A few moments later. Yun mga katropa, lalagyan natin konting amount ng silicone. Pero pwede rin namang hindi lagyan ito mga katropa. Kaya lang, naninigurado tayo para iwas leaking na rin. Yun din natin ang manipis dito sa taas. Manipis lang.
nasa sa inyo naman yung mga tropa kung gusto nyo lagyan o ayaw nyo lagyan. So nasa sa inyo, pero ako naninigurado lang. Siyempre mahirap na magbaba ulit, hirap dukutin yan kapag ka nagkaroon ng leak. So ito na yung secondary block. Ayan, patropa. Ayan. So, lagyan natin yung mga screw. Ito yung mga screw niya. Iba-iba na size yan. So maiksi sa loob. Natin siya. Lagyan natin to. Pero bago nyo higpitan yan, tingnan nyo muna yung linya nyan, mga katropa. Merong ano yan, line. Yan, basta-basta inipitan, kailangan makita nyo yung sukat nyan. Yan, yung secondary block, yung crankshaft cover. So fit na yan. Tingnan natin. Eh, meron naman lumang marking, mga katropa. Kung nakikita nyo yan, yan. Susundan nyo yan. Tapos yung yan. Yan. Medyo itatight nyo lang ng konti. Yan.
tropa. Tapos ngayon, tutorok natin ng 23 Newton meter. Ayan. Saan natin dito? Cut muna natin. Clockwise. Check natin ulit. So yun, okay naman marking. Torque na natin. Ayan, 23. Okay. 23. Tropa 23. Ngayon tapos na tayo sa secondary block. Sunod natin yung oil pump at saka yung oil pump chain. Ngayon mga katropa, i-install natin yung oil pump. Yung oil pump chain. Yan, gagawin nyo pala install yung oil pump. So lagay muna natin yung chain. So hindi yan, lagay muna natin yung chain dito sa lagyan natin yung chain dito. Lagyan natin. Ayan. Yun. Lagyan natin yung screw. Tropa, oil pump and chain. Mga
pala mga katropa, hindi basta-basta, hindi basta-basta ito ginagaydyan. Merong gaydyan, dapat center yung oil pump sa gear. Kaya huwag nyo muna higpitin para mag-guide nyo kung center ba. Tignan nyo siya kung center siya. Ako kasi, bago ko tanggalin yan, nilalagyan ko na ng marking yan. Pinamarkingan ko na yan. Yan. Pinamarkingan ko na yan mga katropa. Yan. Yan ako marking dyan. Kaya, tignan ko ganyan. Bago ko higpitan. I-marking ako dyan. Sunod natin yung strainer. Yung strainer niya. Oil pump, oil strainer. Ayan. Yun, sakabit natin tong tensioner. Para mas mabilis, lalagyan natin ng lock. Lock natin yung pang-lock natin dito. So wala. Antayin na lang natin mga katropa. Ayan. So ayan. Ganyan lang yung mga katropa. So ayan, nag-tension na siya. Ayan. Okay. Yan yung tension yan. Ito yung pinaka-tensioner niya. Kasama na rin yung guide. Mga katropa. Ayan, ganyan lang kasimple mag ano ng oil pump. Mga katropa. A few moments later. Ayan, lalagyan na natin ng gum. Manipis lang. Ayan, katropa. So... na natin. Ang screw.
Ngayon pa-final na natin. Ayan. Okay lang ating oil pan or crankcase. Meron siyang 16 screw. Meron siyang 14 na screw. 14 na bolt. Dalawang nut. Okay, mga tropa. A few moments later. Mga tropa, tapos na yung ano natin, yung half engine. Itong ibang mga tropa, abit natin itong return pipe, return pipe ng turbo, galing sa turbo pupunta babalik dito sa crankcase yung oil, yung return pipe. Narin natin yung mounting bracket, engine mounting, mga katropa. Gamitin natin na ang power tools. Oil filter housing. Oil filter housing. Pressure switch nasira.
Palitan niya, papalitan. Oil pressure switch. Oil filter housing, nandito yung oil filter sa loob. Papalitan natin ng bago yung oil filter. Yan na yung half engine, kompleto na mga katropa. Yung high pressure pump.